ko nakuha ang 1,000 subscribers and 4,000 watch hour na requirements ni YT or ni YouTube para tayo ay ma-monetize. So kung gusto mong malaman, just keep on watching! First, paano ko ba nakuha yung 1,000 subscribers o yung tinatawag nilang 1,000 banana? So, syempre, hindi tayo ganun kasikat. Diba? So, hindi nagbabayad yung mga video natin. Kailangan meron tayong ibang way para makakuha tayo ng 1,000 subscribers sa mabilis na paraan. So, syempre, sa akin, on my own experience lang po to guys, ha, itong sinishare ko sa inyo kung paano ko nakuha yon. So, syempre, alam ko, maraming mga baguhan na mga gustong pumasok sa YT world na nanonood ngayon. So, gusto kong ishare sa inyo kung ano yung experience ko as a monetized channel na. So, syempre, may mga pinagdaanan ako na nagsipag ako at pinagpaguran ko yung aking pagkaka-monetize. So, i-share ko sa inyo guys yung aking experience. So, ayun na nga, nakuha ko yung 1,000 subscribers dahil sa sinasabi nilang sub to sub. So, usually guys, yung iba ayaw nila nitong sub to sub. Pero since hindi tayo ganun ka sikat at hindi ganun nagtitrending o nagbaviral yung mga videos natin, syempre, diba, kailangan din nating humanap ng ibang way, which is yung sub to sub nga. So, pupunta tayo sa mga live streaming ng mga kapwa nating mga YouTubers, which is siyempre sa live streaming doon mo makikita yung mga iba't ibang mga tao na ano nagsusubscribe din. Ayan. So siyempre makikipag sub to sub ka doon, pupunta ka sa kanilang mga channel and then magko-comment ka sa mga videos nila, tapos isasub mo sila, then pagpunta natin sa live streaming, makikipag sub to sub tayo. So, syempre, may limit yon. So, sa one day, yata, 70 to 75 subscribers lang ang pwede mong i-subscribe sa isang araw. Kasi kapag sumobra yon ay meron kang punishment kay YouTube. So, hindi ka na niya pwedeng, ano, hindi ka na pwedeng mag-sub nun dahil nga sumobra na. So, kailangan 70 lang, okay na yon, 60 to 70 in a one day na ano na pagsasubscribe mo or pakikipag-sub to sub mo. So kinabukasan ganun ulit, mag 50 or 60 ka na pakikipag-sub to sub kapag pupunta ka sa mga iba't ibang live streaming or LS, dun ka makikipagkaibigan or makikipag-sub to sub. So ayun. Hanggang sa ako, in 3 weeks time, nakuha ko yon yung 1,000 bananas ko dahil na yung pumupunta ako sa mga iba-ibang live streaming, nakikipagkilala ako, nakikipag-sub to sub ako. So, ayun naman guys, successful. Yung unang requirement nila na 1,000 banana ay nakuha ko. Ano naman, na paano ko naman nakuha tong 4,000 watch hour? So, kung meron kang mag-viral na video na abot ng 100,000 views, mga ganyan. So, 'di ba? Kung sunod-sunod mong makuha yung 100,000 views na 'yan, maano mo na, makukumpleto mo na 'yung requirements ni YouTube. So, since kung hindi ka naman sikat or kung hindi ka mag-viral sa mga ipo-post mo or i-upload mong videos, so kailangan mong mag live streaming. So, sa live streaming kasi, maraming papasok sa'yo. Usually, ginagawa to 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours, 6 hours, 7 hours. Ganyan. So, depende yon sa mga taong papasok sa'yo. Kung maraming pumapasok sa'yong mga tao na mag-i-stay doon, talagang from the time na nag-start ka ng LS hanggang mag-end, so malaki ang pasok sa watch hour nito guys. So since ako, nagkaroon ako ng viral videos na about sa visa, about sa tourist visa dito sa Spain,
Ayan, ito yon. Nag-viral kasi ito, guys. So, ang bigay sa akin na watch Arnie ni Whitey. Lolo kasi ang tawag namin kay sa YouTube eh. So, nasanay na akong lolo. So, ni YouTube, ang bigay niya sa akin is 200 watch hour. So, 200 watch hour dito sa videos ko na to na nag-viral. Kasi mahaba yung oras nito. So, nagka-interest siguro yung mga tao na panoorin ito hanggang sa mag-end, 16 minutes yata itong video na to, or mas, ayan, so, pinanood nila yan, so, ang bigay sa akin is 200, so, sa ibang mga videos ko, meron din siyang binigay na 150 watch hour, kasi, nasa kulang-kulang 2,000 views lang naman yon. So, ayun, guys, isa yun sa nagpaangat ng, ano ko, ng watch hour ko. And syempre yung pag-LS, pagla-live stream, and then yung pagpe-play sa iyo ng mga kamag-anak mo, kapamilya mo, kaibigan mo, 'di ba? So malaki din yung ano noon, malaki din ang puntos noon para sa iyo na nagigain ng watch hours. So yun lang sa akin. Pero guys, ang advice ko lang, kung gusto mo talaga ng instant na 4,000 watch hours, mag-isip ka, guys. Mag-isip ka ng content or ng video na i-upload mo na alam mong mag-viral. Which is, oo, mahirap para sa atin talagang mag-isip ng viral video. Dahil ako talaga, nahirapan din ako. Pero kung makakaisip ka, ayan, swerte mo, day. Dahil talagang makukuha mo agad-agad ang 4,000 na hinihingi ni YouTube. So, ayun lang, guys. So, mahirap para sa part ko dahil halos wala naman ako nag-viral na video, kokonti lang naman, tsaka hindi naman ganun kataas yung binigay ni YouTube na watch hour sa akin. So, kung meron kang maya upload na magba-viral, talagang agad-agad mamomonetize ka dahil marireach mo. At tsaka kapag meron kang nag-viral din na video, automatic yon, sinusubscribe ka ng mga tao, ng mga manonood sa iyo. Ayun na nga, guys. So, sana may natutunan po kayo sa aking video na to. So, kung nagustuhan nyo po, huwag po natin kakalimutan mag-like, mag-comment, and share nyo na din tong video na to para malaman po ng iba kung paano po mag-gain ng 1,000 subscribers or 4,000 watch hour na kailangan ni YouTube para ma-monetize po tayo. So, ayun, guys. Thank you!